him. To all creation we proclaim your mighty name. Oh, let them seek your face and bow before your grace. When all the nations echo our song of praise, together we will live by your word all our days. Come on, let's sing his story of hope and love. A blessed Saturday morning po sa lahat. Good morning! Indeed, we made it for another week. Dahil lamang po ito sa grasya ni Lord. Amen po ba? Amen. Whatever we experience po sa nakaraang linggo, we can all say praise the Lord and thank you Lord. Dahil sapat po ang biyaya ni Lord sa lahat ng bagay. Tama po ba? Amen. As scripture says in Isaiah chapter 12, verse 4, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done and proclaim His name, and His name is exalted. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buong isang linggo. We acknowledge your unfailing love and amazing grace that you always give to us. With a humble and joyful heart, we love to thank you in everything and give praises and honor to you alone. May you be magnified in our lives, not only today, but every day. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody says, Amen. Purihin po ang Panginoon. Anyaya ko po na tumayo po tayong lahat. Psalms 100 verse 1. Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Yun po, malinaw-malinaw po. Shout for joy to the Lord. Kaya aawit tayo, sisigaw tayo sa Panginoon. Pag dumating po ang words na sumigaw, ang sasagawin po natin ay woo! Ulit nga po, sumigaw! Woo! At di lang po yan, may action yan. Sumigaw! Woo! Ulit ha, sumigaw! Woo! Praise God. Sa galak,
sa gala. Yay! Yay! Okay? Ulitin po natin. Sa gala. Yay! Amen. Ulit, sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Praise God! Tunay nga pabiyaya ng Panginoon na higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihigit pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na at higit pa. Praise the Lord! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pasubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sino ang mabuti? Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga maibig pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na, at ibig pa. Praise the Lord! Di mangangamba! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sapat na. Amen. At higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong nangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang malinit pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na at higit pa. Kung aking mamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan.
Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, nang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang at mahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan. One more time, buhay ko na, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalak. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalak. One more time! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Sumigaw! Free mo ato, Panginoon! Patuloy po tayong magbigay puri sa Panginoon. Ikaw ay mamasdan, magkakaroon.
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay nga po, Panginoon, loobin mo, Panginoon, na ang mukha mo, Panginoon, ay makita sa aming buhay, Panginoon, sa bawat araw-araw namin magsayo sa iyo, Panginoon. Makita ka, Panginoon, at hindi aming sarili. Maging daluyan kami ng pagpapala sa ibang tao, Panginoon. Tanging ikaw lamang po, Panginoon, ang mahayag sa aming buhay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Palakpakan po natin ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pari na po tayo makaupo. Good morning, church. Kamusta na kayo? Praise God. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Basahin ko muna ang Psalms 103:1-5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles. Tunay po, maganda po na magpasalamat sa ating Panginoon, papurihan siya sa lahat ng mga ginagawa niya sa ating buhay. Babasahin ko po yung ating mga praises. Ito po ay galing kay Sister Marita. Thank you, Lord. Nakita na po ang aking pamangkin, si Julius. To God be the glory alone. And then from the Gonzales family, thank you, Lord, for everything. From Ryan Galorio, thanks and praise God for the successful operation sa pagtanggal ng kidney stone.
At ngayon normal na ang creatinine ko for Ryan, no? And thanks God din na nakahanap na kami ng bahay. Praise God. From Sis Corinne, thank you Lord for your favor and daily protection. Panginoon, tunay po kami po'y lubusan, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan niyo sa amin. In a lot of ways, O God, we are undeserving, but patuloy, Panginoon, ang inyong pagpapala, patuloy po ang mga kabutihan na binibigay niyo sa aming buhay. Lord God, we thank you, Lord, for salvation, O God. We thank you, Lord God, for peace. Tunay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, kung kayo po ay aming sinasama sa aming mga desisyon, nagkakaroon po ng kaliwanagan, nagkakaroon po ng kapayapaan, nagkakaroon po ng kaayusan. At kami po ay lubusan nagpapasalamat dahil ito po ay dahil lamang sa inyo. Pati po sa mga bagay-bagay, sa aming kalusugan, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, marami po kaming dapat ipagpapuri sa inyo. Ang lahat po na aming yaman, Panginoon, lahat po na aming pagkaangkin, lahat po ng katalinuhan, Panginoon, ay mula sa iyo. At kung ano man success ang aming natatamasa, Panginoon, ay galing sa inyo. Kaya binabalik namin sa inyo ang papuri, O God. Thank you, Jesus. Amen. Tayo naman dadako po sa ating mga prayer requests. Please pray for the smooth processing and working visa of John Paulo Labudahon. This is from Sister Marita. Then, pag-pray rin po natin ang job provision para kay Reynald James De Leon. Also for the smooth travel at sa immigration sa Pilipinas ni Rian Limos. Magtutour po siya sa Thailand tapos pumunta ho dito sa UAE. Pagdasal rin po natin ang smooth processing ni Sister Letty, asawa po ni Kuya Dong, for the documents for visa at complete recovery as well. Pag-pray rin po natin yung relatives and family salvation. Pagdasal rin po natin yung financial provision, healing, wisdom, sa lahat ng mga doktor na mag-handle sa case ng kuya ni Sister Joy Maliban, si Kuya Jemuel Placerus, meron po siyang stage 4 kidney cancer. Pag-pray rin po natin si Joven, peace of mind po sa kanyang work. Ito naman po from, I think, Sister Jolly. Meron po tayong isang prayer request from Sister Den Calo. Please pray for comfort, strength, emotionally, mentally, spiritually, and physically for my cousin Rachel. Sa situation lang ngayon, baby niya. She had her congenital anomaly scan kahapon at sabi ng doktor ay malaki na ang heart ni baby at may something sa brain. Nawa ay maging matatag silang mag-asawa at will keep on trusting God. Praying for God's miracle healing na sa second fetus scan, November 13 sa Munoz, ay maging okay na ang result. Meron pong mga additional prayer request dito na napadala sa akin earlier. Please pray for... Okay, na-mention na po ito, no? Please pray for the healing from asthma of Beth Pascual. Please pray for mga kids ngayon na mayroong mga viral infection. And then marami po nagpe-pray for job provision. Please pray for protection for family, good health and guidance for Beth Pascual. And for Elder Emmy, please pray for 2 baggages matatanggap ko from Amsterdam and wisdom and favor for Kemwell in his work.
Mayroon pong kasabihan, no? God helps those who help themselves. Pero mali po to. Ang totoo po, ang Panginoon ay tumutulong sa kanila na humihi ng tulong sa Kanya. Sabi po sa Psalms 121, 1-2, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Sa oras ng pangangailangan, tayo dapat tumingin sa Panginoon para sa ating tulong. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narinig niyo po ang mga request ng aming mga kapatiran, mga pangangailangan po sa job provision, sa kalusugan, Panginoon. Meron po, Panginoon, ang mga nangangailangan ng trabaho, Panginoon. Lord, we pray as a church for all of these na kayo po ang siyang tutulong. Kayo po mag-provide, be the one to answer the needs of my brethren. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, alam niyo po ang nangyayari po dito sa gitnang silangan, ang kaguluhan sa Israel, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magkaroon na po ng kapayapaan, magkaroon po ng resolution, at kayo po ang siya magpoprotect sa mga Pilipino at mga ibang lahi, Panginoon, na nasa gitna ng problemang ito, Panginoon. Lord, we even pray for the West Philippine Sea, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na hindi mag-escalate ang mga tension doon. And Lord, we pray, O God, that with the help of other countries, O God, indeed na ma-maintain ng Pilipinas ang aming sovereignty. We pray for the leaders of this country that you grant them wisdom, Panginoon. Nawa magpatuloy, Panginoon, nabibigyan kami ng freedom to worship. We pray for our Philippine leaders, O God, our President, Bongbong Marcos, O God, that grant him wisdom, O God, as he leads the country. We pray for every cabinet member, O God, and even for the local, and even now, O God, we pray for the local elections, Panginoon, sa Pilipinas, sa barangay elections, na maging peaceful. And Lord, we pray for good leaders, righteous leaders, ang ma-elect, Panginoon. Lord, we continue to pray for this program, O God, of our church today. Be the one to speak through our Pastor Benhar, Panginoon, be the one to grant him wisdom. Be the one to grant him power, Panginoon, sa kanyang pananalita. And we continue to pray that the whole worship service will be directed to you, O God, and for your glory. Binibigay po namin ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po ulit sa lahat. Confirm ko lang po kung may first-time visitors po tayo. Wala po. Wala po tayong first-time visitors. Let's us all pray for one another na gamitin po tayo ni Lord na maka-invite or share the gospel. And also pray po para po sa mga gusto po nating invite na i-touch po ni Lord ang hearts nila at mag-response po sa mga invitations po natin. Samahan niyo po ako sa panonood po ng ating mga announcements. Rise up, go and be different. Wake up,
Go and make a difference. Let my light shine bright for all to see. My child, I'll help you let the world know. Darkness hides where you let my light show. We're meant to be a difference through me. You are my counterflow. Praise the Lord for all our activities. Kung may mga concern po sila or any questions, we can approach po ang mga designated ministries. A blessed Saturday morning, church. Morning. Last October 14, we give appreciation sa ating mga pastors and elders. And last week naman po, ang ating mga deacons, mga ministry heads and assistants. And today po, bibigyan naman natin ng appreciation at pasasalamat ang ating mga Bible study leaders. Isa sa ipinagpapasalamat ko kay Lord sa FCC Church ay yung commitment and dedication nito to ensure that all FCC members will grow and have a deeper knowledge sa Word of God. Patuloy po ito na as of today, FCC is blessed with 32 Bible study group at around 400 members ang bumubuo ng Bible study group na ito. Hindi po madali ang pagli-lead ng Bible study. Pero, we are blessed with 72 Bible study leaders and assistant BS leaders. Ang FCC Connect Ministry po ay nanangangasiwa sa mga Bible study groups ay gumawa ng maikling video para sa inyong lahat. Nire-request ko po ang lahat ng Bible study leaders and assistant leaders na umakyat po dito sa pulpit once na makita po ninyo na naka-flash ang inyong Bible study group sa screen. At also, nire-request ko din po ang lahat ng BS members. Sino po yung mga BS members dito? Pwede pong tumaas yung kamay? Okay. So, nire-request ko din po kayo na tumayo once makita ninyo na naka-flash yung Bible study group ninyo sa screen. At manatili po tayong nakatayo hanggang matapos po ang video. Video please. Mga BS members, courageous. Thank you.
Lahat po ba ng mga BS members ay nakatanggap ng How How White Rabbit Totterol? Yeah! Yes! Enjoy! Enjoy! Pwede na po kayo makaupo. On behalf... On behalf of FCC, maraming salamat sa ating mga BS leaders for your commitment and dedication to lead at magturo sa ating mga Bible study group. I encourage din po ang lahat to spend 1 minute of your time every day to, sa buong month ng appreciation para po ipag-pray ang ating mga Bible study leaders at ang FCC leadership. Sa ating mga Bible study leaders, this year, ang token po para sa inyo ay bookmark. To encourage everyone to use a hard copy of your Bible. At sabi sa bookmark, pray continually. So, may this be a constant reminder at for everyone to pray continually. Maraming salamat, Bible study leaders. So, bago po ipanalangin ang ating mga BS leaders, I would like to call Sister Rhoda from FCC Connect Ministry and Elder George. Thank you. So, BS leaders, your leadership goes beyond the study session. And FCC Connect Ministry would like to present a special award to the BS leaders who are responsive and proactive in all trainings and church activities. So this certificate is proudly presented to BS leader Lilani Sanchez of Pilgrims BS Group. And we would like to request Elder George to award the certificate. The same with BS leaders Team Hara and Mercy Celeste of Steadfast BS Group. And BS leader Hedy Reyes of the Source BS Group. Also, a special award not to the BS leaders but to a BS group who is proactive and responsive in all trainings and church activities, not just the leaders but as the BS group itself. So we would like to award this certificate to We Are Committed to Know Yahweh BS Group, as in Waki BS, for this special award. And lastly, one special award for a BS leader who is prompt in submission of the attendance record. And this BS leader is Kristen Joy Garcia of Courageous BS Group. Congratulations. Not just a certificate, but a box of sweet chocolates. Thank you, Sister Rhoda, and congratulations sa ating mga BS leaders at Bible study group na nakatanggap ng recognition. Ngayon naman po ay tawagin naman natin si Pastor Ben Hor Pineda para ipag-pray ang ating mga BS leaders. Har. Har. Salamat, kinorekmar sa sarili mo, ha? Okay, very quickly po, no, I think I'll be speaking in behalf of FCC Connect na gusto ko lang pong i-clarify, no, for the awards na na-receive ng ating pong mga ibang BS leader, yun po ay in appreciation sa kanilang kasipagan, sa mga trainings, okay, kasi yung piniliwanag. That is not to make feel yung hindi nakatanggap ng, ano, no, ma-feel kayo, you feel bad kasi wala kayo natanggap. So hindi po, ano, yun po ay sa tingin ko hamon din para mas lalo po kayong magsipag at patuloy na maging proactive sa inyong pong mga Bible study. So, kina-clarify lang po natin yan na wala pong sasamaan loob doon sa mga hindi nakatanggap ng award. Okay? Meron naman kayong Tootsie Roll ba yan o White Rabbit?
Wala. Okay. So gamitin niyo yung bookmark, ha? Bookmark para sa inyo, okay? And we naman, we as your pastors and leaders, sa totoo lang, malaking tulong po sa amin talagang ating mga BS leaders. Kasi ang concept ng karamihan, mga pastor talaga yung dapat nagtuturo. Well, kasama po sa trabaho rin naman namin yon. Pero sa sobrang dami po, hindi po namin magagampanan yan. Kaya malaking tulong po ang ating mga BS leaders sa pagfa-facilitate, pag-lead, or even pagtuturo po sa mga Bible study leaders. May I request everyone, Bible study groups pala. May I request everyone to please extend your hands sa ating po mga BS leaders and let us pray for them, lift them up to the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng aming po mga dedicated ng mga BS leaders, Lord. Naglilingkod sila, nagtuturo sila, nagfa-facilitate sila, nangunguna sila sa kanilang mga respective Bible study group, Lord. Not because of anything else, not to receive an award, but simply, Lord, because of the love for you, Lord, the love and the passion, Lord, na ma-share ang iyong salita sa mga Bible study members nila, the love to gather their Bible study members. At kung meron man tinatawag na mga award, Lord, bonus na lang yon, Panginoon. And we are not actually looking for that. What we are looking, Lord God, is for a Bible study group to be firm, to be established in the faith, dahil yun naman talaga, Lord, yung sinabi mo sa amin. Maging malakas kami, Panginoon, sa iyong salita, sa iyo, Lord God. Nang sa ganun, anuman ang mga problema, pagsubok ng buhay na amin pong kakaharapi, Lord, matibay kami. Dahil ang paninindigan at sandigan po namin ay ikaw at ang mga natututunan po namin sa aming mga Bible study groups, Lord, na mga salita mo. Maraming pong salamat. Lord, alam ko po may pangangailangan din ang mga amin po mga Bible study leaders na ito. But Lord, in their needs, be their Jehovah Jireh, Lord God. Continue to provide, Lord. And I am not speaking only, Lord, sa mga material needs na pangangailangan nila. No, Lord God. In all aspects, Lord, ng kanilang buhay, yung mga pangailangan nila yan, Lord. Even the emotional need, intellectual need, Lord God. Pasensya rin, Lord, dahil mahirap naman talagang mag-lead ng isang Bible study group, Lord. I pray for more love, more passion, and more compassion, Panginoon, sa mga Bible study leaders po namin na ito. We pray, Lord. Dahil sila talaga, Lord, yung leader and shepherd na kala mga respective Bible study group, Lord. Bless them with a servant heart. Bless them, Lord God, with a shepherd heart, Lord, for their respective Bible study groups, Lord. And whatever, as in whatever blessings, Lord, na ipopoured out mo pa sa kanila, Lord God, we pray na ayon sa iyong kalooban at kapangyarihan, yun po ang maranasan nila. You will continue to use them as the salt of this earth, light of this world, Lord. Equip them, Lord, with the equipping na kinakailangan po nila in order for them to lead their respective Bible study groups, Lord. And whatever things na hindi ko pa na ipag-pray para sa kanila, Lord, pero alam mo po ang lahat ng bagay na yon. We just simply declared your blessings, your guidance, wisdom, continue leading, Lord, sa mga Bible study leaders po namin ito. And all these things, O God, we ask and we prayed and we lift them and entrusted them to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat mga Bible study leaders. God bless you all. Please stand para po sa ating scripture reading. Let's all read together. Acts chapter 14, verse 21 to 23. Acts chapter 14, verse 21 to 23. 14 po, no? Tama? Okay. Babasahin ko po sa NIV version. The return to Antioch in Syria. They preached the gospel
in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Verse 23, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they put their trust. We praise you, Jesus, for your living words. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. And let me say this. Sa akin po ang kagalakan that we will end this month of October sa ating Saturday service na ako po yung magbabahagi ng kanyang salita. Alam naman po natin, it's been announced and again, nakaka-recognize lang that this month of October is our Church Leaders Appreciation Month. We honor, we acknowledge, we appreciate yung ating po mga church leaders sa month ng October, hindi lamang po sa mga pastor, which is yun ang alam ng karamihan common, di ba? October is Pastors Appreciation Month, but in our church, we honor, we acknowledge ang lahat ng mga leaders po. So, to end this month of October, appreciating our leaders, which is nagawa natin sa Bible Study Leaders, pwede ko po bang ma-request uli na tumayo yung lahat ng church leaders po natin. Una po yung ating po mga beloved pastors. Pakitayo po yung ating mga beloved pastors. Saan man po kayo nakaupo ngayon? Pakitayo din po yung ating mga elders. Tayo po elders kung nasaan po kayo nakaupo. Ganon din po yung ating mga ministry heads and assistant ministry heads. You are the deacons. Tayo po kayong lahat. And of course, yung mga Bible study leaders po natin and assistant Bible study leaders na kaka-pray lamang kanina. Tayo po kayo. Tayo kayo lahat. Yan. Okay. Sa mga nakaupo po sa inyo, pwede po bang pakihawakan sa braso? Huwag kamaya kasi nakaupo kayo, nakatayo sila. Yung mga nakatayong mga kapatiran, okay? Pakihawakan sila sa braso at pakisabi sa kanila, maraming salamat po. God bless you more. Yan, pakisabi po. Salamat po. Makakaupo na po ang lahat. Maraming pong salamat. Yan, okay. Yan, it's still in acknowledgement. Month of October po. And because ang buwan po ng October is, of course, about church leadership or church leaders, let me share with you the word of God about church leaders in Acts chapter 14, 21 to 23. Kasi nga, itong buwan na ito eh. At kung makita nyo sa ating screen, month of October, 14, 15, 21, 28, at eto nga, 28, lahat ng mga leaders natin eh, ating in-acknowledge. Kaya, in Acts chapter 14, 21 to 23, yung binasa po ng ating presider na si Precious, it is actually about church leadership, about church leaders. And let me give you a very short background po ng mga talatang ito. Actually, in verses 1 up to verse 19 ay nagpunta na si Paul at si Barnabas dito po sa mga lugar na ito, sa Lystra, Iconium. At dito, pagbabalik nila ng verse 21, inagdag na nila yung Antioch ng Pisidia. Inagdag nila yan. It was actually Paul's first missionary journey para po sa ating kaalaman. Ngayon, sa pagpunta po nila sa lugar na ito, Iconium and Lystra, Paul and Barnabas experienced two opposites reaction from the people na nung when they preach the gospel there at sila po ay nagkaroon ng mga converts na tinatawag. First, sa Iconium. Sa Iconium, ang experience ng mga apostol na ito, mga missionaries na ito, is they experience terrible opposition to the point na gusto silang patayin. Okay? Yun ang experience sa Iconium. Umalis sila sa Iconium, nagpunta ng Lystra. Pagpunta naman nila sa Lystra, total opposite yung na-experience sila. Alam niyo kung anong na-experience nila sa Lystra? They were worship the people there. They were praised. Kasi napagkamalan sila ng mga Greek gods, respectively Zeus and Hermes. So opposite, di ba?
But still, they keep on proclaiming the word of God. Doon sa Iconium, the more that they were persecuted, the more they preached the word of God. Sa Listra naman, the more that they were exalted ng mga tao, but the more they depreciated themselves in order for God to be exalted. Yun ang kanilang na-experience. Pero ganito ang nangyari. Pagdating ng verse 20, chapter 21 to 23 yung ating key passage, yung ating pag-aaralan, pagdating ng verse 20, sinundan sila ng mga opposition from Iconium. And in that very place, in that very time, ang nangyari, naging halo successful sila, okay, sa maitim at masamang balak nila, lalo na kay Pablo. Makikita po natin mamaya yan. But the point that I would like us to see us here is this, okay? Supposedly, wala na sila sa Iconium, wala na sila sa Listra, nagpunta sila ng Derbe. At doon nga sa Derbe ay pinagbabato at halos mamatay na si Apostol Pablo. Pwede na sana silang bumalik sa ibang lugar o pumunta sa ibang lugar at huwag nang bumalik, lalo na sa Iconium. But no, pumunta sila ron, bumalik uli sila ron. Why? For the very purpose to establish the new converts, the new believers in the faith. In order for them to be firm in the faith, to be a good church. At alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ito yung nakita kong prinsipyo at katotohanan dito. Na para sa akin, ito talaga yung trabaho ng mga church leaders. Okay? Nakita ni Paul at nakita ni Barnabas that making converts or bringing people to the Lord is not enough. They should be firmly established in the church and in the faith. Amen? Yun yung nakita ko rito. Mamaya mas makikita po natin yan. Kaya para sa akin, ito yung forever call. Ito yung forever call ng mga church leaders. And since today, again, as we end our church leaders appreciation, pinamagatan ko pong ang sermon na ito na the forever call duty, call of duty ng mga church leaders, mga kapatid. Again, as we acknowledge and honor our church leaders, ito po yung aking ipapabaon sa mga church leaders. Church leaders, this is for us. Whether you are in the ministry of pastorship, eldership, deacons, or Bible study leaders, ito po ay para sa atin. Pero kung ikaw po ay pangkaraniwang member, hindi ka naman church leader, para sa iyo din po. Bakit? Because the importance of knowing this, aside from the church leaders, is para sa ating mga pangkaraniwang member, maunawaan natin. Ah, kaya pala ganon ang ginagawa ng mga church leaders. Kaya pala ganon ang treatment nila. Kaya pala ganon ang kanilang ginagawa. So, for the church members, para sa atin, ang importansya nito, malaman natin kung bakit ganon nag-ooperate ang mga church leaders po natin. Amen po ba doon, mga kapatid? And there are four simple things that I would like us to learn from Paul and Barnabas that we can consider na bilang church leaders na duties po natin. Again, I consider nga ito as forever called duty ng mga church leaders. Ano po itong bagay na ito that we can consider as church leaders' duties? Based from Acts chapter 14, 21 to 23. The first one is this, strengthening the believers, especially for times of trouble. Say it with me, strengthening the believers. Again, maliwanag, New Living Translation, after preaching the good news in Derbe and making disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers. They strengthened the believers. Okay? Maliwanag po, nagbalik sila. Ang sabi ko nga po kanina, di ba? Nagbalik sila doon to establish firmly the believers. Pero kung mapapansin po natin, di ba? In verse 19 to verse 20, nang galing na sila doon, they won the crowd over there, they won converts there, pero Jews from Antioch and Iconium, yung lugar talaga na pinuntahan nila at nanganib ang buhay nila, sinundan sila dito sa Derbe. They were in Derbe at this time. Sinundan sila para ano? Para i-persecute. At dito nga, mapapansin natin, they stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Again, yung stone na binabanggit dito, kasi ngayon, di ba, dahil nga nag-evolve yung ating terminology, pag sinabing you are stoned, anong ibig sabihin nun? Oh, pare. Hi. Yun ang paliwanag ng stone ngayon. Pag ikaw ay nakabato, di ba?
high ka. Yun ang ibig sabihin noon. Pero nung unang panahon, hindi yung ibig sabihin noon. Literal talaga na binato ka. At ang bato po noon, hindi yung ganyang kalalaking bato lang o kasing laki lang ng kamao ko na bato. Kasi pag binato ka ng kasing laking kamao ko, hindi ka mamamatay. Maaring mabukulan ka, pumutok ang ulo mo, masusugatan ka, pero buhay ka pa rin. Yung pagbato na binabanggit po dito is deadly. Ang ibinabato po roon, eh halos yung mga guruma, kalahati ng speaker na to, ganito kalaking bato, yung kayang buhatin, mabigat. Ito yung ibabato sa'yo. Ibabato sa ulo mo. And if you watch some, culture, ang ginagawa doon sa mga taong binabato, ibinabaon sa hukay, ang nakalabas ulo lang. May nakapanood ba sa inyo ng ganon? Buti naman, wala, kasi nakakatakot. Sobrang gross. Ulo lang ang nakalabas. Yung katawan, nakabaon sa lupa. Tapos yung ulo yung babagsakan ng malalaking bato. Basag ang bungo, syempre, patay. Yun ang ginawa dito kay Paul. So they thought that Paul was already dead, so they dragged him outside the city. But thank God, hindi po patay si Paul. Verse 20 of Acts chapter 14. But after the disciples had gathered around him, kay Paul, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe, and then, yung ating key passage, nagbalik nga sila sa Iconium, sa Lystra, at sa Antioch. Why? To finish the job. And what was the job? Not only to win people for the Lord, but to establish them in the faith. Ang point ko nga dito, mga kapatid, pwede na sana silang pumunta sa ibang lugar o umuwi na lang sa Jerusalem. Tama ba? Bakit kinakailangan pa nilang magbalik nga sa Iconium, Lystra, at Antioch? Bakit? Kasi nga, para sa kanila, alam nila, hindi sapat yung ikaw ay nakapagdala lang ng kaluluwa sa Panginoon. Kinakailangan yung mga tao na yan ay maging firmly established sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. And you know what? This is also the church leaders are doing. Ito po yung ginagawa namin. We are not only winning souls, people to the Lord, pero ini-strengthen din po natin sila. And that's the reason why we have a lot of trainings in this church. That's the reason why we are truly encouraging you to have a Bible study group. That's the reason why we are encouraging you to involve in the ministry para nga maging firmly established tayo sa Panginoon. Yun ang ginawa nila, pinalakas. Pinalakas sila, okay? Pinalakas. Yung word na pinalakas po rito in the Greek word is episteridso. Pagpapalakas, okay? Ang talagang ibig sabihin niyan, literally speaking, is to support further. Yun ang ibig sabihin. Ang literal na translation dapat sa English is confirming, pero ang ginamit is strengthen. Pero pareho lang naman ang ibig sabihin sa Greek word. Ano yon? To support further. Ang idea, mga kapatid, eto, no? Na ikaw ay maglalagay ng tukod sa isang bagay para hindi bumagsak, parang ganyan. Okay? Ito yung tukod. Okay? Para hindi bumagsak itong bagay na ito, tutukuran mo siya. Yun po ang concept ng episteritso, strengthening. Ito po ang ginawa ni Apostol Pablo at ni Barnabas din doon sa kanilang mga pinuntahang lugar sa Lystra, Iconium, Antioch na mga mananampalataya. They were newly believers and they need strengthening. Bakit? Bakit sila mga kailangan ng strengthening? Eh kasi nga, bago pa lang silang mananampalataya. Okay? At dahil sila ay new believers na, they have already peace with God. Bati na sila ng Panginoon. Pero kung sila ay naging bati ng Panginoon, naging kaaway naman nila yung mga kapitbahay nila. Tama? Because of the new faith. Kung si Pablo nga binato eh, at gustong patayin eh, sila pa kaya hindi gagawa ng masama? So andun yung kanilang kaba na, mukha atang nagkamali tayong decision na magkaroon ng bagong pananampalataya. Balik lang tayo sa bago nating pananampalataya. Alam ni Pablo yun. Alam ni Barnabas yun. Kaya't balikan natin yung mga taong yan. Kinakailangan mapalakas ang kanilang pananampalataya. So, ang point ko mga kapatid is this. This is not only applicable to new converts or to new believers. This is also very much applicable to all of us, even matagal na tayo sa pananampalataya. Amen? Generalize ko na, lahat ng mga nasa church. Because of the pressures of life in this world, kahit matagal ka na sa pananampalataya at hindi ka new converts, bumibigay ka din naman. Amen ba? Bumibigay din naman tayo, kahit nga mga church leader eh.
Bumibigay din naman. And so, ito yung concern ngayon ni Apostol Pablo at ni Barnabas. That's why they went back to Lystra, Iconium, and Antioch despite of the horrible ill-treatment na kanilang naranasan. Isipin nyo, mga kapatid, ha? Galing na sila ng Iconium. Sinundan pa sila sa Derby. At yun nga, pinagbabato pa si Apostol Pablo. Sa tingin nyo kaya, sa pagbabalik nila sa Iconium, hindi kaya nila mararanasan uli yun? Most likely pwede, lalo na pag nakilala sila. Eka, ito yung binato natin ha, bakit buhay pa rin? Balikan natin, tuluyan na natin. This time, siguruhin na talaga natin, mamamatay itong taong ito. Diba? Possible yun. But then again, hindi po nila ininda yung bagay na yon. They went back. Bakit? Para saan? Para palakasin sila. Bakit? Dahil nga sa buhay na ito, marami tayong pagdaraanan eh, nahirap. Look at the last part of verse 22. Ang sabi nila ron, di ba? Verse 22. Where they strengthen the believers? Why? For many hardships to enter the kingdom of God. Yun ang sabi nila. We must suffer for many hardships to enter the kingdom of God. Sa ESV version, ang ginamit nga eh, tribulation eh. Sa, ganun din sa King James version, tribulation. And not only tribulation, many tribulations, much tribulation. It's a fact, mga kapatid. In this life, we have tribulations, we have troubles, we have hardships. Yun yung kinukonsider ni Pablo at ni Barnabas. Kung sila ay pababayaan na lang natin, nakilala nila ang Panginoon, mag-stop na sila doon. Pero kung ang kanilang pananampalataya ay hindi firmly established sa Panginoon, bibigay din yan sa mga problema ng buhay. Kasi nga, makakatanggap sila, makaka-experience sila ng tribulations, ng paghihirap. Actually, bago pa nga sabihin ni Paul yan, tsaka ni Barnabas, oy, again ha, sabi niya, they continue so that they will continue in the faith. Okay? Continue in the faith. Bakit? Eh, may maraming ang paghihirap eh. Bago pa sabihin ni Pablo at ni Paul yan, sinabi na ni Jesus Christ yan. Remember John chapter 16, verse 33? Sabi ni Jesus Christ, in this world, you will have tribulation. Pero salamat na lamang because in Jesus, we have peace. He overcomes the world. But the point is, habang naandirito tayo sa mundong ito, hindi lang tribulation, many tribulation, much tribulation. Yun po yung sabi doon. And note ha, kaya bumalik sila ron to strengthen them. Okay? But listen to this, brothers and sisters. Ito yung na-discover ko dito. They strengthened the believers for the tribulation, for the hardships. Pansinin nyo, kaya ang nilagay ko sa aking outline, strengthening the believers for times of troubles, for times of tribulation. Bakit? I would like that to sink sa inyong pong mga kaisipan. Kailan napit natin dapat palakasin ang sarili natin bilang mananampalataya? Sa panahon ba ng paghihirap, tribulation, problema? O bago pa dumating yung tribulation na problema? Kailan? Bago. Kaya ang sabi ko dyan, four times. Why? Think about this. Sa mga sports enthusiast po dito, lalo na sa mga mahilig sa boxing, di ba? Kailan sila nagpapalakas? During sa laban? Si Manny Pacquiao, kailan siya nagpapalakas? Habang nakikipag-boxing na siya sa ring? O bago pa siya makipag-boxing sa ring? Bago. Nagpapalakas siya bago ang laban. Doon sa panahon ng laban, hindi niya na kinakailangan magpalakas. Bakit? Lumalaban na nga siya eh. Dapat malakas na siya bago lumaban. And that is the principle na nakita ko kay Paul at kay Barnabas. Binalikan nila yung mga mananampalataya para palakasin. For what? For times of hardships. For suffering. Dahil in times of suffering, kapatid, sa totoo lang, pag naghihirap ka na, hindi ka na mapapalakas. Hindi ka na ma-strengthen. I-encourage ka. Yun yung pangalawang pag-aaralan natin maya-maya. But during that time, hindi eh. Kaya sa totoo lang, sa mga members po natin na andirito, huwag po talaga kayong makulitan. Huwag po kayong mainis sa mga church leaders natin na patuloy kayong nire-remind, oh kapatid, namimiss ka na namin sa gawain, sa church, attend ka na. Oh kapatid, sa Bible study, attend ka na ng Bible study. Huwag ka manghina magpapatuloy. Alam niyo kung bakit natin ginagawa yan? Kasi nga, sa panahon ng Bible study, sa panahon ng service, doon tayo natututo ng salita ng Panginoon, doon tayo lumalakas. Amen?
Ako sa totoo lang, di ba? Halimbawa, naandoon ka na sa paghihirap, may suffering ka na nararanasan. At ito ngayon si church leader, gusto ka talagang strengthen. Kaya lang sasabihin sa'yo, kapatid, naalala mo ba yung preaching ni Pastor Benji? Na kinakailangan may memory verse tayo? Ano yung naalala mong memory verse na para ikaw ay lumakas sa pinagdadaanan mo? Naalala mo ba yung ano, and I can do all things through Christ? Naalala mo ba yung my Lord is my light and my salvation sa Psalm? Naalala mo ba yung our God is our refuge and stronghold sa Psalm? Ha? Ano yun? Di ko alam yun eh. Eh kasi nga, nung tinuro, pinag-aralan sa Bible study, wala tayo. Diba? Naku, yung ibig ko sabihin. Kaya ang pagpapalakas mga kapatid, hindi sa panahon ng paghihirap. Ang pagpapalakas ay bago dumating ang panahon ng paghihirap. Strengthening the believers. Yun po yun. Kaya again mga kapatid, alam na this. Huwag kayo makukulitan sa mga Bible study leaders, teachers po natin, sa mga church leaders natin, na lagi tayong pinapaalalahanan at lagi tayong kinukulit talaga na umaten because that is the time in which na tayo ay lalakas. Dahil kung tayo ay palalakasin sa time ng problema, baka it might be too late. Dahil nga hindi tayo lumakas, hindi tayo napalakas sa papanahon na yon. So, my fellow church leaders, para sa atin naman, this is our job. This is our task. Palakasin ang mga mananampalataya para sa panahon ng problema ng pagsubok, sila po ay makakapagpatuloy. Sila po ay mananatiling nakatayo pa rin. Amen? Let's go to the second one. Again, forever called duty ng church leaders. Nabanggit ko na. That is encouraging the believers in times of trouble. Ito na yung sinasabi ko, in times. Before the troubles, dun dapat pinalalakas. Pero in times of trouble, yung kasalukuyang may problema na, ini-encourage na siya. Again, the illustration is a boxing. Manny Pacquiao, lumalaban uli si Manny Pacquiao. Habang nakikipag-boxing si Manny Pacquiao, hindi siya pinalalakas nung kanyang trainer. Sino ba trainer niya? Si Roach, Freddy Roach. Hindi siya sabi sa kanya ni Roach na, eto Manny, di ba? Hindi. Habang nakikipag-boxing si Manny Pacquiao, ang sinasabi sa kanya ni Freddy Roach, kaya mo yan! Kaya mo yan! Mas malakas ka dyan! Diba? Gamitan mo ng kaliwa mo, gamitan mo ng kanan mo, huwag kang matatakot sa height niyan, height lang yan, mas malakas ka dyan. Pinalalakas yung kanyang kalooban. Yun ang pinalalakas and we call that encouragement. Yun ang ginawa ni Pablo ngayon. Again, as we continued, Acts chapter 14, verse 22, strengthening the souls of the disciples in English Standard Version, encouraging them to continue in the faith. Sa verse sa NIV naman, ang sabi ron, encouraging them to remain true to the faith. Why? Because of many tribulations, because of many hardships. Kaya nga sabi ko nga kanina, sa panahon po ng problema, pag dumadaan na tayo sa problema, ang trabaho namin mga church leaders to encourage kayo. Ang pinalalakas na lang namin sa iyo, yung inyong kalooban. Ini-encourage na lang namin kayo na ang Diyos na andyan, di ka pababayaan, kaya mo yan. Pero sa totoo lang mga kapatid, listen to this. May mga pagkakataon din that even though our job as church leaders is to strengthen, to encourage you, pero may pagkakataon din na kung ikaw ay may problema, wala kami doon. Walang church leader na pupunta sa iyo. Walang church leader na i-encourage ka, palakasin ang kalooban mo. Wala, bakit? Dahil hindi rin naman kami, hindi naman kami omnipotent at omnipresent. Diyos lang yon mga kapatid. So kaya nga ang point, kaya pinalalakas ang member, ang church, nang sa ganon, sa panahon nga ng problema, wala mang church leader na lalapit sa iyo para palakasin ka, para ikaw ay i-encourage, makakayanan mo. That's the point mga kapatid, in-encourage nila. And listen to this, yung encouragement na binanggit dito, encouraging, in the original Greek word is parakaleo. The literal meaning of this encouragement or encouraging, parakaleo, is to call near. Halika dito, lapit ka. Okay? To call near. Halika dito, lapit ka. Dito ka sa tabi ko. Anong implication, anong ibig sabihin? Encouragement is very much effective if it is done personally. Di ba mas masarap yun at mas nakaka-encourage talaga na pag yung nag-encourage sa'yo is yung nakakausap mo talaga, yung kapiling mo, katabi mo talaga. Yun yung kaya nga,
ano yun, tukol ni Re, nasa tabi mo. Yes, walang problema kung may nag-encourage sa'yo by phone o by text, kaya mo yan. Kapatid, pinagpe-pray kita. Diyan ka lang sa ospital, dito lang ako. Although okay yun, walang problema doon. Pero di ba mas masarap sa pakiramdam noong taong may pinagdadaanan na yung nag-encourage sa kanya, katabi niya. Sensya. Bigla ako tuloy naisip, ang sarap siguro ng pakiramdam, no? Pag meron tayong kapatiran na nakita natin nag-post sa Facebook na ang kanyang profile picture ay black. O kaya mang kandila. Alam niyo na ibig sabihin? Pagkatapos, bigla na lamang may kakatok yung mga church leader, nag-uunahan. Para, ano nangyari? Nakita ko ang post mo, ganito, ganyan, ano nangyari? Di ba sarap sa pakiramdam nun? Na-encourage talaga. Kakaroon talaga ng tunay na encouragement. Diba? That's exactly what Paul and Barnabas did. They went back to Iconium, they went back to Lystra personally. Hindi sila nagpadala ng ibang tao doon, kundi sila mismo yung nag-encourage doon sa mga taga-Lystra, sa mga taga-Iconium. Yun ang kanila pong ginawa. And you know what, brothers and sisters? Again, this is our job, to encourage you. Pero may mga pagkakataon nga na baaring wala kami doon. Bagamat gustong-gusto namin na naadun po sa tabi ninyo. Pero here we are to encourage you. Diba? Trabaho po natin yan sa bawat isa mga kapatid. Especially sa ating pong mga church leaders. I-encourage kayo. Especially pag kayo po ay dumadaan sa problema ng buhay. Para po ang palakasin ang inyo ng kalooban. But huwag nating kalilimutan, mas maganda nga yung strengthening bago pa doon sa panahon ng problema, eh tayo po ay nakakaroon na ng kalakasan. Kumusta po kayo, mga church leaders? Bigla ako naisip ito. Ngayon lang. Dahil reflection ko rin ito. And let me share you my experience, my fellow church leaders. Church leaders, pinatuyo ko kayo kanina ha, na pag-pray na tayo for this month. Gusto ko kayong tanungin isang personal na katanungan. Lately, sino na po ang na-encourage natin? Lately. Kasi tinanong ko rin sa sarili ko yun. Ngayon, tinatanong ko sa sarili ko. Lately, sino ba yung na-encourage ko? May naaring may nakita ko nakapost sa Facebook, nasa ospital, nagpunta ng ospital. Yun nga, black yung color ng kanyang profile pic. Na alam naman natin ibig sabihin, o kaya kandila. Anong ginawa ko bilang church leader? In-encourage ko ba? Gumawa ba ako ng effort para malaman, ma-encourage? Again, church leader. Member, huwag niyong tanongin yung church leader na katabi ninyo. Hayaan natin yung church leader ang magtanong sa sarili niya. Lately, sino ang na-encourage ko? Let's go to the third point, mga kapatid. The third thing that Paul and Barnabas did that we consider as church leaders as our forever duty. Call of duty po natin to. Aside from what? Ano yung una? Strengthening the believers for times of troubles. Pangalawa, aside from encouraging the believers in times of trouble na. Pangatlo is appointing elders for the believers. Again, verse 23 na tayo. And when they had appointed elders for them in every church. After strengthen ni Pablo at ni Barnabas at ni Paul yung mga mananampalataya. After silang i-encourage ni Paul na talagang ganyan talagang buhay Kristiyano, dadaan tayo ng maraming pagsubok sa pagpasok sa karya ng Diyos, they appointed elders in every church. Note, in every church. Meaning, they appointed elders in Lystra, they appointed elders in Iconium, and they appointed elders in Antioch. Sa bawat churches doon, nag-appoint sila ng elders. For what? What's the purpose? Why they appointed elders? For sure, to take care of the believers. Kasi aalis sila eh. Missionary sila eh. They are not forever in those places. So aalis sila. They need someone to live for the church, for the guidance of the church, someone who would supervise and take care of the church para mangalaga sa simbahan. At sino ito? The elders.
pakingitian nga kung may kilala kayong elders ng church, ha? Hindi elders sa edad. Okay? Elders ng church. FCC, pakingitian nga yan. Elders, maliwanag. Apostle Paul and Barnabas fully knew the importance of having elders. Let me repeat that. Apostle Paul and Barnabas knew the importance of having elders in the church for guidance and for supervision. At yun po yung ginagawa natin dito. Hindi sa nagmamalaki tayo, mga kapatid. We are only practicing what the Bible is saying. Kaya may mga elders nga po tayo na naandirito. At hindi lamang yon. Magkakaroon tayo ng mga panibagong elders pa. Abangan nyo yan. Okay, mga kapatid. Abangan natin ang susunod na kabanata. Okay? That's the reason why we have elders. To take care of the believers of the church. Alam nyo kasi, ang idea kung bakit merong elders, ang idea to of having elders is because they are overseer, to oversee. Okay? Yun ang idea talaga. Kaya sa ibang mga Bible translation, pansinin nyo to. Ayan, oops. Ayan, ha? Okay? 1 Timothy chapter 3, verse 1. Ito yung sulat ni Pablo kay Timoteo. This is a trustworthy saying. If someone aspires to be an elder, he desires a honorable position. Pero pagdating ng ano, that is New Living Translation. Sa NIV, ang ginamit, overseer. Here's a trustworthy saying. If anyone sets his heart on being an overseer, ang idea ng eldership is overseeing. Yun po yung ibig sabihin nun. Ang point is eto. Di ba sa pasture, kung saan naandyan yung mga tupa, mayroong place na medyo elevated, medyo hilly, hill. Doon usually tumatayo yung pastol para i-oversee yung mga tupa. Kung wala naman sa elevated na lugar, tatayo siya sa malaking bato para doon siya tutungtong at to oversee, makita niya, sa banda doon, mayroong tupa nang lumalayo. Sa banda doon, mayroong leon at wolf na papalapit para silain yung mga tupa. Yun ang trabaho ng isang elder. Oversee. Siya po ay parang shepherd. That's why in the New Testament, the word elder, the word overseer is interchangeable with the word pastor. Look at the translation of the Living Bible. It is a true saying that if a man wants to be a pastor, he has a good ambition. Elder, overseer, pastor. Ang ginamit ni Paul ani Peter, 1 Peter 2:25, is the same thing. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer. Shepherd, pastor, overseer, elder, interchangeable po yan sa Bible, especially sa New Testament. Yun ang trabaho, to oversee. Para makita kung ano yung ginagawa. Okay pa ba yung mga tupa? Nanginginain lang ba sila? Meron bang naliligaw doon? Meron bang nag-aaway doon? Meron bang papalapit na leon o wolf na gustong sumila? May humihiwalay na ba sa mga tupa? Yun ang trabaho ng mga elders. Kaya eto na naman ako at magpapa-remind ng members. Tignan ninyo ang inyong nasa kaliwa. Tignan nyo inyong nasa kanan. Pakisabi sa kaliwa at sa kanan, huwag sasama ang loob kung napapansin ka ni elder, ha? Oh, balikan nyo yung nagsabi sa inyo. Sabihan nyo na siya, huwag rin sasama ang loob mo pag pinupuna ka ni elder, ha? Bakit? Because that is their job. That is our job. To oversee, mapansin, mamuna. Of course, hindi namin intention yon to make you down. Hindi. The reason why they are doing that is para nga mapabuti, mapaayos ang simbahan, ang mga mananampalataya. That is the job. That is the job, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, no? The importance of knowing this sermon, this word of God, is not only for church leaders, but also for members in order for us to understand, kaya pala ganun ang ginagawa nila. Kasi nga, ito ang trabaho, to oversee, makita. Ngayon, okay naman pala sila, walang ginagawa. Kumakain naman pala sila ng mga sariwang damo sa pasture. Ayan, yun ang trabaho namin.
Ano ba? Yung trabaho. Pero bottom line, ang gusto ko makita natin dito, mga kapatid, is that is the work of an elder. That's exactly what Paul and Barnabas did. They appointed elders in each churches, church, Lystra, church, ito ang mga elders ninyo, appoint namin. Iconium, ito yung mga elders ninyo. Antioch Pisidia, ito magiging mga elders ninyo, appoint namin para pangalagaan kayo. Dahil wala nga, hindi naman kami mananatili dito sa inyo. Aalis din kami. So kinakailangan may mag-aalaga sa inyo, may magsusupervise sa inyo, may papansin sa inyo, may pupuna sa inyo, hindi para i-down kayo, kundi para mapabuti kayo. Amen? Oh, di tayo maka-amen. Bakit? Marami ba pinuna ang mga elder natin dito sa inyo? Di kayo maka-amen? The last but not the least, pang-apat, na forever call of duty ng mga church leaders aside from strengthening the believers for times of troubles, encouraging the believers in times of troubles, appointing elders for the believers, pang-apat, the last but not the least, is committing the believers to the Lord. Last part ng verse 23. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Committed. Ipinagkatiwala. Hindi committed ang utak. Pinagkatiwala. In the Greek word, the word committed is paratitemi. Okay? Which literally means to place alongside with the implication of to deposit as a trust or for protection. Okay? For sure naman, nag-grocery kayo sa Lulu. Carrefour. Yeah. Di ba, pagpasok nyo ng grocery, meron kayong dala-dala, dinideposito nyo yung mga gamit ninyo doon sa ano, di ba? Sa counter. Oh. At yung nasa counter, hindi yun umaalis doon. Andun lang yon, pero may iba umaalis, pero andun lang para mapangalagaan. Ang concept idea ng commitment is ng committing is ganito. Yung bang wala akong maiisip na illustration eh, kailalayo muna ako sa pulpito. Yung bang CR na CR ka na. Pero meron kang gamit na hindi mo pwedeng isama sa loob ng CR. At nakakita ka ng tao, bro, sis, pasensya ka na sir, ha? Pwede bang sayo muna tong ano, pakibantayan tong gamit ko kasi CR na CR lang talaga ako. Alam niyo 'yon? That's the concept, that's the idea of committed, committing them to the Lord. Okay? To place alongside, yung ilalagay mo sa tabi niya para maproteksyonan niya, mabantayan niya, idiposito mo sa kanya. 'Yun ang ibig sabihin. 'Yun po ang ginawa dito ni ni Barnabas at ni Paul. Yung mga taong yung Lord, bahala ka na sa mga mananampalatayang ito. We will not be with them forever. Most likely, Lord, this is the last time na makikita na namin sila. Di na kami makakabalik dito, Lord. Kaya, Lord, nagawa na namin ang lahat ng bagay na pwede namin magawa. Pinalakas namin sila, in-encourage namin sila, nag-appoint kami ng elders. Pero ang pinaka-the best na magagawa namin sa iyo, Lord, sa kanila, Lord, i-entrust sila sa iyo. I-deposito sila sa iyo, Lord. Ikaw na po, Lord, ang bahala sa kanila because we might not see them anymore. Yun ang ginawa ni Paul at yun ang ginawa ni Barnabas. And this is what we are also doing sa inyo, mga kapatid, sa totoo lang. Our church leaders, we are committing you to the Lord. We are entrusting you to the Lord. Binibigay namin kayo sa Panginoon. Lalo na yung medyo makukulit. Lord, ikaw na nga bahala sa isang yan. Hindi, joke lang. Okay? Mga taga-FCC, mababait. Di ba? Kidding aside, lahat po kayo, we are committing you to the Lord. We are committing you for protection. We are committing you to the Lord for growth. We are committing you to the Lord for blessing. We are committing you to the Lord for guidance. Lahat po kayo, walang pinipili. Ito po ang trabaho ng mga church leaders po natin. So as I end the word of the Lord today, mga kapatid, once more, let us have a recap. Ano nga uli yung forever, if you will ask me, the forever call of duty ng mga church leaders po natin na nakita natin dito sa Acts chapter 14, 21 to 23, na ginawa ni Paul at ni Barnabas. First, strengthening the believers. Second, encouraging the believers. Third, appointing elders for the believers. And fourth, committing the believers to the Lord.
At bago po ako bumaba sa stage na ito at umalis sa likod ng pulpitong ito, ito yung take home na gusto ko pong ipabaon sa ating lahat. Isang bagay na dapat nating i-apply sa buhay natin, isang bagay na dapat po nating gawin bilang hamon. Ano po yun? Una, to all my fellow church leaders, may God and the church find us faithfully doing and loving our task. Are we faithful in doing our task? Do we love the task, the ministry that the Lord has entrusted to us? May God and even the church find us faithful in doing so. But for the church members naman, mga kapatid, may God find you respectfully honoring and loving our leaders, our church leaders. Do we honor them? Do we love them as well? Can I hear amen, church members? Let us come to the Lord in prayer. Lord, marami pong salamat for your word for us today. Thank you, Lord, that as we end our acknowledgement, honoring our church leaders, tinuruan mo kami sa naganap at sa ginawa ni Paul at ni Barnabas sa mga na-establish nilang churches, Lord, sa Iconium, Lystra, and Antioch. And it is our prayer, Lord, that as your people, as church leaders in particular, magawa talaga po namin ito, Panginoon. Not for us, not for our sake, not for our glory and honor, but for your glory and honor alone. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, church. Amen. Marami pong salamat, Pastor, for the enlightenment of the Word of God. And not for only for our elders, but para sa atin pong lahat, as well as the members. May announcement po tayo. After the worship service, we remind po all elders, deacons, and assistant deacons to proceed to Upper Chapel 3. And may good news din po, may dalawa po tayong bisita. As I call your name po, may I request lang po to stand para ma-welcome po namin kayo. Lina? Tama po kayong pagtawag ko ng pangalan niya. And Philip? Ano pong name nila? Welcome po. Risa? Arisa. Risa, welcome po. God bless po. This is a celebration day for us and for the Lord. Welcome na welcome po kayong bumalik ulit. Thank you po. May we call in the ushers, please? In Chronicles chapter 29, verse 17, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent, and now I have been with joy how willingly you are your people who are here have given to you. Let's continue praising the Lord with our giving of our tithes and offering.
Please stand for the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Father God, for all thy blessings. We praise you, Lord, for all the blessings that we have and we don't have. We thank you for all our joyful and thankful givers. Alam po namin, Panginoon, ang lahat na meron kami ay galing po sa inyo. And we pray na patuloy po kaming maging good stewards ng lahat ng inyong pagpapala sa amin. Bless all these tithes and offerings that has been given for your glory and honor alone. This we pray in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Masaya tayo dahil meron tayong dalawang bisita. Sino nga yun? Risa tsaka Philip. Asan si Risa tsaka si Philip? So natin i-welcome. Asan na si Risa tsaka si Philip? Ayun yun. Tayo lang kayo. Tayo lang kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa inyong pagdalo ha. Masayang masaya kami dahil nandirito kayo. Hindi aksidente ito. Alam namin na inordain to ng ating Panginoon para makasama namin kayo sa ating pananambahan. Magpe-pray over lang namin kayo sa oras na ito. Paki-extend lang po natin ang mga kamay natin sa ating pong panauhin, si Risa at si Philip. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sapagkat nagdala ka ng mga panauhin sa aming pong kalagitnaan. Tunay hindi po ito aksidente. Inordained mo ito. Ikaw may plano nito, Panginoon. At gumamit ka lang ng tao, gumamit ka ng mga situation. Subalit, nandito sila for a purpose upang marinig nila ang iyong salita, upang makasama ka sa pananambahan. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, upang makilala ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin po namin sa mga oras na ito, ikaw ang patuloy na gumawa at kumilos sa buhay nila. Pakita mo, Panginoon, na merong Diyos na punong-puno ng pagmamahal, merong Diyos na makapangyarihan na handang tumugon sa lahat ng aming pong pangangailangan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. May lalapit sa inyong mga ushers. Sama lang kayo sa ushers para lalo pa namin kayo makilala. Sama lang kayo sa kanila. Okay. Minsan pa, tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Yun nga po, tayo po tayong lahat. Muli, awitan po natin ating Panginoon sa pasasalamat at pagsamba. Sumamo paging tapatin mo, ikaw ay mamastan hanggang ikat sa'yo ay pumisa. Ulitin ko lang. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Kailanman loobin mo ang
kandang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa huling pagkakataon, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puri po ang ating Panginoon, palakpan po natin siya. Bago po natin tanggapin ang benediksyon, pagpapalang apostol, nais po nating i-send off ng ating pong panalangin ang isang kapatid na uuwi ng Pilipinas this coming Tuesday. At ito po ay si Ate Remy. Tawagin po natin si Ate Remy, pakipunta lang dito. 20 years po siya sa UAE, 11 years sa Abu Dhabi. At ngayon ay darating na Tuesday. Saan kang lugar, Ate Remy? Sa Pinas? Sa Pangasinan po, kung magagawi po kayo doon, hanapin nyo na lang po si Ate Remy. Maraming salamat, Ate Remy, at naging bahagi ka ng Filipino Christian Church. Team Bible Study po siya. Panalangin po natin si Ate Remy. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo sa araw na ito sapagkat dumarating ang panahon na kami po ay dadalhin mo sa ibang lugar. Lahat naman po kami rito, Panginoon, ay transient. Aalis at aalis po kami rito. Kinakailangan lang, nakahanda kami kung anong oras man kami, Panginoon, i-lead sa ibang lugar. Once naman na ginawa mo ito, Panginoon, inihanda mo na po ang lahat. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na gagabay at magpapatnubay kay Ate Remy sa pag-uwi po niya sa Pilipinas, sa Pangasinan, sa kanya pong pamilya, sa kanya pong sambahayan. Kahit saan siya nandoon, Panginoon, nandun ka. Ahabulin siya ng iyong biyaya at pagpapala sapagkat sinabi mo sa iyong salita, surely goodness and mercy will follow us all the days of our life. At siya po, Panginoon, ay iyong anak na nagtitiwala sa iyo. Kung paano ginamit mo siya rito sa lugar na ito, sa Bible study ng team, ganun din naman sa mga ministry, Panginoon, sa food ministry, nawa, Panginoon, gamitin mo rin siya kahit siya nandoon, Panginoon. Hindi lang po siya magiging tagaupo sa simbahan. Lalo siyang lalalim sa kanyang pananampalataya. At kanina, Panginoon, ang tanungin ko siya kung ano balak niya, ibahagi ang iyong salita sa kanyang mga kamag-anak, Panginoon, sa kanya pong pamilya. Kalooban mo ito, Panginoon. Ia-accomplish mo ang kalooban mong ito. Dalangin po namin ang mahabang buhay ang ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanya. Isang buhay na ganap, kasaya-saya, katulad ng pinangako mo sa iyong salita. At sa pangalan ni Jesus, nag-speak po kami ng blessing, Panginoon, kay Ate Remy. Lahat ng hahawakan ng kanyang kamay ay iyong pagpapalain. Lahat ng yayapakan ng kanyang mga paa, Panginoon, ay nandun ka, iyong pagpapalain. At sa pangalan ni Jesus, magiging pagpapala siya sa iyo. Magiging pagpapala siya sa iba, Panginoon. At makikita ng iba, Panginoon, ang pagbabago na ginawa mo sa kanyang buhay. Kami naman, Panginoon, dismiss mo na taglayang iyong biyaya at pagpapala sa pamagitan ng pagtataas ng aking pong mga kamay. Lahat po natin na ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Magpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all, mga kapatid. See you next Saturday. Sing his story of hope and love.
His word.